Nakakatuwa talaga yung alaga ko. Sabi niya kasi, oh, Cheche, bakit ka lalabas? Huwag kang lumabas, dito ka lang sa bahay. Gusto mo ba ng itlog? Ay, sabi ko, wala kasi akong pagkain, kailangan kong kumain. Sabi ko ganyan. Sabi niya, gusto mo itlog? Para magstay ka lang dito sa loob ng bahay? Tawa ko ng tawa kasi alam niyo, medyo slightly na-stress ako sa kanya kasi nitong week na to, sunod-sunod na yung pagkamaldita niya sa akin. Grabe. Every day, every morning na ako ang mag-aasikaso sa kanya, sasabihin niya agad na I don't like you. I don't like you. I don't like you. Tapos maiinis ako. Alam mo 'yun, nakakapikon. Tapos andun yung kaartihan niya na parang magaling na kasi siya ngayon mag-English dahil. So nung nag-start to nung ewan ko ba nananakit siya dahil nung nakwento ko na nga to sa live ko na nung lunis ata yun, sabi niya, may ginupit-gupit siyang papel na sabi ko, parang resibo siya. Sabi ko, ano ba to? Tinanong ko siya, ano to? Baka kailangan to. Then, nagagalit siya. Habang nagtatanong ako sa kanya, pinupulot ko siya habang hawak ko din yung maliit kong alaga. So, nagagalit nga siya kasi nililigpit ko. Then pinupok niya ako sa likod, nakatungtong siya sa hagdanan, tapos ako nasa baba. So pwersado talaga yung pagkapukpok niya kahit maliit lang siya. Then dalawang kamay din. Ang sakit talaga, dai. Then sabi ko, napikon ako. Siyempre, hindi mo naman mapilpil, hindi mo naman masaway. Then sinaway lang siya ng lolo niya. O, din tinawag siya. Sabi niya, gusto ko siya paluin. Sabi niya, ganyan. Then, kinabukasan, ay naano ko pala yung sarili ko. Huwag mo na lang pansinin. Kumbaga, alam mo yon, maldita kasi siya dahil talaga. Pero minsan, mabait naman. Hindi naman lagi. Pero ngayon nadadala. So, ang sabi ko, nung binibihisan ko na siya para pumasok sa school, sabi ko, lagi mo na lang ako pinapalo. Ah, sabi ko ganyan. Sabi niya, ayoko kasi sa'yo. Sabi ko, oh, sige, okay kung ayaw mo sa akin, pero huwag mo ako saktan. Sabi ko ganyan. Then tumawa siya. Nangalay na ako dahil bigat. Tumawa siya. Then kinabukasan na ulit. Sabi, may dinuraan siyang something na bagay, na laruan. Then sinaway ko siya na huwag ganun. Dinuraan niya ng ganun, tapos dinikit yung labi niya. Huwag ganun. So ang ginawa niya, pinunas niya sa akin yung laway niya. So sabi ko, it's not good. Sabi niya ganun. Dinamukpok na naman siya. Galit na naman siya sa akin. Yan, ganun siya eh. Pag sinasaway siya, kinokorek siya, nagagalit siya sa akin. Ayaw na daw niya ako. Hindi daw ako good. Sabi ko, you're not good. Nakukuha din niya yung mga sinasabi niya sa akin dahil sa akin. Pag sinasaway ko siya, hindi yan maganda. Ginaganon ko siya. Then another day na naman, okay naman, wala na siyang pasok. Okay naman yung ano namin, wala, buong araw, nung galing sila sa labas, naglaro, pag uwi, syempre, binihisan ko. Then, ayun, naghaharot-harot siya sa akin. Then, maya-maya, yung siniko niya ako na, kita mo talaga yung gigil niya. Oh, grabe itong bata na to. Ayaw ko na nga maglambing. Sabi ko, isip-isip ko ng ganyan. Kasi pag nilalambing mo, naglalambing nga siya, pero galit siya pala sa'yo. So, ang ginawa ko, hindi na ako nakaupo. Then, gusto niya isabit yung paa niya sa, ano ko, sa legs ko. Eh, nakatayo na ako. Tapos, iniiwas ko sa kanya. Sabi niya, ano ginagawa mo? Tapos, try na naman siya. Iniiwas ko na naman, ano ginagawa mo? Nainis na talaga ako. Nakakapikon ba? Kasi everyday, ayaw ko sa'yo, ayaw ni mama sa'yo, ayaw ni papa sa'yo, ayaw ni Silo sa'yo, ayaw ni ganito lahat, ayaw na sa akin. So parang sabi ko, baka pinakoy rin yun ng mga to. Kasi nasusunod pa naman yung bata. Sabi ko ganyan. Then, nitong umaga, ngayon, kasi 4 days ang holiday natin, day. Sunod-sunod na 4 days. So, ang
off ako ngayon din sila paalis, may pupuntahan siguro yun kasi may ano, may mga gift na binigay pagkain. Sabi niya sa akin paglabas ko. Ba't ka sasama? Akala niya siguro kasama ako. Sabi niya, ba't ka kasama? Huwag ka sumama. Gusto mo? Then sabi ko, wala kasi ako pagkain. Kailangan ko lumabas para kumain. Sabi kong ganyan. Then, gusto mo itlog? Sabi niya ganyan. Gusto mo itlog? Sabi niya ganyan. So, tawa ko ng tawa. Grabe talaga yung ugali niya. Every time kasi dahil nakakain kami sa labas. Tulad kagabi, kakain kami sa labas. Ayaw niya nakasama ako. Then, kahit, halimbawa, sinabihan na siya ng mama niya na sa labas kami kakain. Pero hindi sinabi ng mama niya nakasama ako. Sasabihan niya agad. Kakain kami sa labas mamaya. You stay here. Ha? Sabi niya ganun. Ganun siya. Sabi ko, grabe tong bata na to. Mahirap to maging amo. Super. 3 years old lang yan. Super siya. Alam mo yun? Tapos, yung kaartihan pa niya, day. Kasi sanay yung routine niya, day. Sanay siya na... Inaano siya lagi ng mama, papa niya, nagpapabebe siya. Nag-iiyak agad siya kahit wala namang dahilan. So pag every time na late na siya gumising, nakaalis na yung magulang niya, ako yung nag-aasikaso sa kanya. Then, naiinis ako minsan kasi yung alam mo yon, yung nag-iinarte siya, then ang hirap patutbrushan kasi ayaw magpatutbrush. Pag hawakan mo, nabasa yung kamay mo. Your hand is so sap-sap. Sabi niya, mama, sadyo daw basa yung kamay ko. Ayaw ko sa'yo. Gaganon siya. Then, ikaw maririndi ka. Ano ba ito? Wala ka namang ginawa. Wala, bakit ganyan? Then, one time na yung buhok niya sumasagi. So, sabi niya sa akin, My hair! Ganon siya ng ganyan. So, ano ba? Then, ginanon ko, sinabit ko sa tinga niya, what are you doing my hair? Sabi ko, napaya-English talaga. What are you doing? Kumbaga, kung sa Tagalog, ginagawa ko. Ginagawa ko siya. Naiinis ako. Hirap talaga makipag-away pag hindi ka marunong sa English. So, nakakapikon siya dahil tinatawan-tawanan ko na lang. Pero bakit niya kaya sinasabi niya, ayaw ni mama sa'yo, ayaw ko sa'yo, ayaw ni mama, ni papa, ni kapatid, ni lolo, ni lola. Ba't kaya niya nasasabi yung gano'n? Kaya baka hindi na ako ringin ng mga to. Kaya, kailangan natin magtabi sa sarili natin anytime na tanggalin tayo, hindi natin alam, di ba? Tanggalin tayo or exterminate tayo or kung hindi na ako i-ring nyo, so maghahanap na tayo ng ganun talaga ang buhay, walang permanente. So ayan, chinare ko lang sa inyo. Kaya minsan wala ako sa ano, hindi gumagana yung utak ko, pero kailangan talaga din mahaba yung pasensya. Ginagawa ko inhale, exhale. Ay, grabe itong bata na to. Natatawa na lang ako eh. Kasi, diba, yung ganung edad, grabe na. Sanay kasi siya nasusunod eh. So ayan lamang for this video day. Don't forget like and subscribe my channel. See you next vlog. Bye bye. Ang ganda day oh.